Magandang araw po sa ating lahat, guys. Welcome po ulit sa ating channel, Emperor Vlog. At kung napadaan ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pag-i-click na rin yung bell button para pag may bago tayong ina-upload na video, manotify kayo. Ang punla po namin, guys, ay 25 days na po ito, kaya nagsimula na po kami ng hardening. Sa video po na ito, guys, ay isi-share ko po sa inyo kung paano kami nag-hardening. Ito po yung hardening time namin, guys. At pag nag-start na po tayo ng hardening, guys, unang-una po ay huwag natin kalimutan na magdilig ng purong tubig sa umaga. Every day po yun, guys, kapag nag-start na po tayo ng hardening, kailangan talaga natin na magdilig ng purong tubig sa umaga para makasurvive po itong mga punla natin kapag pinapaarawan na natin sila. Kasi pag mag-hardening tayo, guys, tapos maubusan ito ng tubig, ay maaari po itong masira o mamamatay. Kaya huwag natin kalimutan na magdilig. Ang hardening, guys, ay kailangan po natin itong gawin para pag nag-transplant po tayo ay maiwasan natin yung pagkamatay ng ibang punla natin, at para maiwasan natin yung pagkalaglag ng mga dahon ng mga punla natin, at maiwasan natin yung pagbagal ng paglaki ng mga punla natin kapag nag-transplant na po tayo. At para maiwasan natin yun, guys, ay kailangan nating sundin itong hardening. Sa madaling salita, guys, itong hardening ay sinasanay po natin itong mga punla natin ng sikat ng araw, kasi ito rin ang maranasan nila kapag na-transplant na natin sila. Kaya dito pa lang sa seedling tree ay pinapatikim na natin yung init ng araw para pag naranasan na nila ito sa lugar na pagtataniman natin sa kanila, ay mabilis na lang silang na makaka-recover kasi pinagdaanan na nila dito. Kasi ang makaka-stress po nitong mga punla natin kapag na-transplant na natin ito, guys, unang-una po ay yung init. Kapag hindi po niya kinakaya yung init dun sa pinagtataniman natin, yun ang magiging dahilan na matagal po yung stress na matatanggap niya. Pero kapag dito pa lang sa seedling tree, guys, ay naranasan na niya yung init ng panahon sa punto na tatanim na natin sila sa farm natin. Kapag nakaranas po sila doon ng init, hindi na po masyado silang ma-stress kasi pinagdaanan na nila dito. Yan po yung kinagandahan kapag nakapag-hardening na po tayo. Kasi kapag hindi po tayo nakapag-hardening, guys, pag na-transplant na natin ito, dahil hindi pa siya nakatikim dito ng init, pag na-transplant na natin sila, guys, ay dun sila makakatikim ng sobrang init. Kaya ang mangyayari, minsan yung iba ay namamatay, minsan yung iba nagiging mabagal yung paglaki niya, at minsan yung iba nilalaglag niya yung mga dahon niya kasi hindi niya kinakaya ng init ng araw. Pero kapag nakapag-hardening na po tayo, guys, gaya po ngayon, bali 25 days pa lang ito, ay nagsimula na po kami ng hardening. Pinapatikim na namin yung init dito, kaya possible po na kakayanin niya yung init ng araw kapag i-transplant na po siya. At yan lang po sa ngayon, guys, no. Kung meron kayong mga katanungan, comment lang kayo sa baba para masagot po natin. Baka na-experience ko na po dito sa pagtatanim namin ng atsal. Yan lang, guys. Maraming salamat. Happy farming po sa ating lahat.